Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa pagbibigay ng halaga at panahon para sa mahalagang mensahe ng kagawaran ng kalusugan o Department of Health. Ako po si Ma'am Dulce Batalier at isa sa mga clinic teachers ng Bagong Silangan Elementary School. May dalawang layunin po tayo na tatalakayin sa araw na ito. Unang-una po ay maipabatid ang masamang epekto ng pagkakaroon ng bulate. Pangalawa, ang mga paraan ng pag-iwas at pagsugpo ng mga ito. Alam niyo po ba na ang buong Pilipinas ay endemic o apektado ng sakit na helminthiasis? Ano po ba ang helminthiasis o parasitismo? Ito ay isang kondisyon kung saan ang bulate o parasito ay naninirahan at nakikinabang sa tao para mabuhay. Kung hindi ito malulunasan, maaari itong maging sanhi ng kamatayan ng isang tao. Alam niyo po ba kung ano ang iba't ibang klase ng bulate sa tiyan? Ano-ano ba ang mga ito? Unang-una ay meron tayong tinatawag na roundworm o ascaris. Ito ay pabilog na bulate. Pangalawa ay hookworm. Ito ay bulating may kawit o hook sa bibig. Pangatlo ay whipworm. Bulating may manipis na bahagi na parang latigo. Ikaapat ay pinworm o tiwa. Ito ay maliit na puting bulate na karaniwang sanhi ng pangangati ng ating puwet. Number 5, tapeworm o ulay. Isang flatworm na humahaba at parang ribbon. Paano ba nagkakaroon ng bulate ang tao? Meron tatlong paraan kung paano tayo nakakakuha ng bulate. Unang-una, mula sa dumi ng tao, maaaring pumasok ang itlog ng hookworm sa balat. Pangalawa, malanghap ang itlog ng pinworm. Sumunod, masama sa pagkain o sa maruming kamay ang mga itlog ng roundworm, whipworm, pinworm at tapeworm. Maaari ding magmula ito sa hilaw o hindi gaanong lutong karning baka. Iba't ibang daan ngunit isa lang ang patutunguhan. Sa loob ng tiyan, mamamalagi at magpaparami ang mga bulating ito na magdudulot ng sakit sa tao. Ano-ano ba ang mga sintomas ng taong may bulate sa tiyan? Sintomas o kung ano yung nakikita mo sa itsura ng taong may bulate sa tiyan. Unang-una, pamumutla o anemia. O anemia dahil inuubos ng bulate ang dugo at nutrisyon sa katawan. Kaya ta ang isang bata na may bulate ay kadalasan na maputla ang balat o yung labi. Kalawa, kawalan ng ganang kumain, sanhi ng pagsakit ng tiyan sa pag-ubo. Pangatlo, pagbaba ng timbang at malnutrisyon. Kinakain at inaagaw ng bulate ang nutrisyon sa katawan ng tao. Kaya kahit ano pang kain ang gawin natin o kahit may bitamina ka pa, hindi ka tataba dahil may kalaban tayo sa loob ng tiyan na umaagaw ng kinakain nating pagkain o masustansyang pagkain. Sila ang tumataba at ang taong may bulate ay pumapayat. Sumunod, pagdumi ng may kasamang dugo dahil sinisipsip ng hookworm ang dugo sa bituka. Kaya madalas, yung mga taong may hookworm sa bituka ay may mga dugong fresh na lumalabas. Ibig sabihin, magtataka ka na lang na bakit pag dumumi kasamang dugo. Yung pala, ito yung ginagawa ng bulate dahil isipin mo na lang, pag sinisipsip yung dugo mo sa loob ng tiyan, natural, magsusugat yun. And then, pagka dumumi ka, may kasamang dugo. Sumunod, paglabas ng bulate sa puwet, sa ilong, sa bibig at sa tenga dahil sa sobrang dami na nila sa katawan ng tao. Dahil wala na silang mapaglagyan sa loob ng tiyan, ang tendency ng bulate ay gusto nilang lumabas. Siyempre punong-puno na sila kasi mabilis silang dumami sa loob ng tiyan. Ang gusto nilang mangyari ay makalabas na sila. So ang nangyayari, lumalabas sila sa iba't ibang parte ng katawan ng mukha natin, katawan natin na kung saan may daanan o may butas. Alam nyo naman na ang butas ng katawan natin ay sa puwet, sa ilong, sa bibig at sa tenga lang. Pero may mga pangyayari na hindi kinakaya ng isang bata na maraming bulate ang mga ganitong sitwasyon. Kaya nauuwi rin ito sa pagkamatay. Ano ang mga sintomas ng taong may bulate sa tiyan? Unang-una, malaki ang tiyan. Minsan payat yung bata pero ang laki ng tiyan niya. Ikalawa,
pananakit ng tiyan dahil sa paggalaw ng mga bulati. Siyempre, pag mayroong may buhay doon sa loob na gumagalaw, sasakit yung tiyan natin. Sumunod, pagiging matamlay at madaling mapagod. Sumunod ay maari ding lumabas ang tumbong o rectal prolapse. Ibig sabihin, yung sa may bandang puwitan natin, may lumuluwa na doon yung pinakatumbong ng isang bata o ng isang tao na may bulate. Ano ang masamang dulot ng bulate sa tao? Sa bata, unang-una, pag may bulate ang bata, mabagal na paglaki. Kahit sabihin mong kumakain siya, natutulog ng maayos, kaya lang, hindi siya talaga, sa normal na edad niya, hindi siya ganun katangkad. Sumunod, mahinang makakayan ng matuto. Sabi nga nila, pagka may alaga ka raw sa tiyan, minsan nanghina ang makaintindi. Kasi merong kang alaga sa loob ng tiyan na parang laging naiisorbo yung utak mo dahil alam mo na may gumagalaw dun sa loob. Sumunod, matamlay. Kadalasan, ang batang may alaga sa tiyan ay matamlay, walang gana. At syempre, siya ay masasakitin. Sa mga nagdadalaga, maaring lumala ang anemia, lalo na kung may regla. Doon sa mga edad na 10 taon pataas na kung saan ay nagkakaroon na sila ng buwan ng dalaw o regla, madalas makikita mo na namumutla rin ang mga nagdadalaga. Sa mga buntis naman, nagkakaroon ng iron deficiency o malnutrisyon ng ina at sanggol. Pag ang isang buntis na mayroong bulate, may alaga siya doon na bulate sa loob ng tiyan, nakaagaw ng dapat ay baby sa loob ng tiyan. So, ang nangyayari, yung makukuha sana ng sustansya ng baby o ng sanggol ay napupunta lang doon sa bulate. So, kadalasan, ang mga buntis na may alagang bulate ay malnourished o ang baby nila ay pwedeng maging malnourished din. At higit sa lahat, ito ay maaring maging sani ng kamatayan kung hindi ito agad malulunasan. Sa pamilya nyo, pag merong bulate ang mga member ng pamilya, ito ay magasto sa pagpapagamot. Sa barangay o komunidad, makakahawa sa iba, mas maraming magkakaroon ng bulate sa tiyan. Meron akong napanood dati sa Jessica Soho na merong isang lugar na halos lahat ng naninirahan doon ay meron silang mga bulate. Bakit? Kasi po ang bulate ay nakakahawa. Ito po ay maaring lumipat sa iyo sa pamamagitan ng mga ginagawa mo rin. Kaya kung meron kang kapitbahay na may bulate, maaring makuha mo rin ito. Sumunod, kapag marami ang may bulate sa komunidad, maapektuhan ang kanilang kita o sweldo. Sanhi ng madalas na pagliban o kawalan ng ganang maghanap buhay. Hindi lang po mga bata ang nagkakaroon ng bulate, kahit matanda po ay meron din ito, pwedeng magkaroon. So, syempre, di ba sinabi ko, once na may bulate ka sa tiyan, ikaw ay matamlay, masasakitin, walang ganang kumain, o mahina ang katawan. So, kadalasan, liliban sa trabaho, ang isang ama ng tahanan o isang ina ng tahanan, kung siya ay mayroong alaga sa tiyan, at syempre, wala na siyang ganang maghanap buhay. So, ano ba ang gagawin natin para maiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan? Paano ba natin masusolusyonan ang ganitong problema? Unang-una, ang solusyon ng ating gobyerno dito ay uminom ng pampurga para mamatay ang mga bulate sa tiyan. Pangalawa, maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran o CR. Sabunin ang mga daliri at kuko, palad at ang likod ng kamay. Sumunod, uminom ng malinis at ligtas na tubig. Sumunod, hugasang mabuti ang prutas at gulay na karaniwang kinakaing sariwa o hindi luto. Minsan, kumakain tayo ng prutas at gulay, hindi natin chinecheck kung halimbawa, lalo na pag sobrang hinog na siya, hindi natin nakikita na meron na palang bulati dun sa loob, na pag kinahin natin yung prutas na yun o gulay na yun ay
pumapasok sa loob ng katawan natin at yun ay manganganak na manganganak doon at kaya magkakaroon ka ng bulatis sa tiyan. Ganon din po yung mga pagkain na hindi niluluto, yung mga tinitinda sa kanto, kung mahilig ka sa mga isaw, mahilig ka sa mga tinitinda dyan sa labas, minsan hindi po natin sigurado na yung kinakain natin ay malinis. Kaya nga mahigpit na pinagbabawal ang pagkain ng mga, lalo na yung mga walang takip. Kasi madalas ay ito yung dinadapuan ng mga langaw na pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon natin ng bulate. At hindi lang po pagkakaroon ng bulate, pwede ka rin magkasakit ng hepatitis na mas delikado. So dapat anong gagawin natin? Lutuin mabuti ang mga pagkain. Kung halimbawa bumili ka ng karne, bumili ka ng beef o bumili ka ng karneng baboy, kailangan po pakulo ang mabuti, linising mabuti, hindi po yung mamadaliin kasi po ay hindi namamatay ang mikrobyo o hindi namamatay yung bula, kung may bulati man ito. Ano pa ang mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng bulati sa tiyan? Unang-una, dapat ay dumumi sa malinis na palikuran o CR. Kailangan, no, sa bahay natin, kailangan po panatilihin natin malinis ang ating CR kasi pagka marumi ang CR or ang mismong dinudumihan natin ay pwede siyang, pwede mamahay doon ang mga bulate na pwedeng kumapit sa iyo. Sumunod, magsuot ng tsinelas o sapatos lalo na kung tatapak sa lupa. Kadalasan nga po, kaya kadalasan ay bata ang nagkakaroon ng bulate dahil ang mga bata ay hindi naman sila aware doon sa pagsusuot ng tsinelas. Minsan lalabas ng bahay, lalo na kung sa lupa, kadalasan ang mga bulate ay nasa lupa yan. So, pwedeng pumasok doon sa balat natin kasi yung ating balat po ay may mga maliliit na butas. So, pwede hong pumasok doon yung itlog ng bulate at ito ay papasok sa loob ng ating katawan. Panatilihing malinis ang kuko at iwasang isubo ang maruming daliri at kuko. Dahil karaniwang pumapasok sa ating daliri ang mga dumi at naisusubo natin sa ating bibig. Maglinis ng kapaligiran. Huwag magtapo ng dumi kung saan-saan. Huwag niyong hayaan na may mga dumi ng tao na nakakalat sa inyong paligid. Dapat ito ay inyong takpan ng lupa para ito ay hindi na maapakan at kumalat pa. Dahil ito ay maaaring magdulot o maging sanhi ng pag naapakan ito ng kahit na sinong tao, pwede niyang ikalat palalo iyon at maging sanhi ng pagdami ng bulate. Ang komunidad na may maayos na water service facility at waste management o sanitation system ay makakatulong sa pagpigil sa paglaganap ng parasitismo sa barangay. Mga gamot ay inumin, bulate ay puksain. Sumali sa deworming campaign ng pamahalaan, gamot ay ligtas, mabisa at libre pa. Mahalagang maiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Dahil kung hindi, magpapalipat-lipat lamang ito sa mga tao at maaaring magdulot ng sakit at kamatayan. Mahalaga na mapigilan ang pagdami nito sa pagpapatupad ng tinatawag na mass deworming kung saan lahat ng batang edad 2 taon pataas ay binibigyan ng papurga kasama na kayong mga nag-aaral. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon sa tulong ng inyong mga guro ay ibinibigay namin ang mga tabletas na inyong iinumin at dadalhin ninyo sa bahay para doon nyo inumin. Mahalagang lahat ng bata ay mapurga para mapuksang ganap ang mga bulate sa isang komunidad. Sa ganitong paraan, maiiwasang kumalat ang mga bulate bago makahawa sa iba. Ang ipinibigay po namin na pampurga galing sa Department of Health ay ligtas po at mabisa. Ito ay iniinom 2 beses sa 1 taon ng isang bata. Sa ngayon ay nasa bahay ang mga bata, kaya pinapadala namin through your teachers or advisors at ibinibigay naman ito sa mga magulang para mapainom ito. Ngunit dapat, bago nyo ito inumin, siguraduhin ang isang bata ay busog. Hindi pwedeng inumin ito kung ikaw ay gutom o kung ikaw ay may lagnat, sipon, ubo o nagtatae. Pero after po na gumaling na
ang isang bata, wala nang sipon, ubo, o lagnat, siya po ay maaari ng painumin nito. Ito po ay ibibigay namin ngayong October 19 onwards. Pag kumuha ng module, ay sabay na po ninyong kunin ang gamot sa inyong mga advisors at meron po kayong form na susulatan na katunayan na kayo ay magpapainom sa inyong mga anak. Maraming salamat po sa pakikinig at nawa po ay magtulungan po tayo para masugpo po natin ang paglaganap po ng sakit na ito.